Saksihan ngayong gabi, apat na probinsya, naka-alert level 4, epektibo bukas. Sa pilot testing ng bakunahan sa Piling Botica sa Metro Manila, ilang magpapabakuna sana, nagkalituhan. Presida ako sa ng Public Attorney's Office, clear and present danger ayon sa isang senador dahil hindi pa bakunado kontra COVID. Acosta, dumipensa. Gumulantang sa gitna ng gabi, malalakas na pagsabog sa Barangay Kalsada sa Tagi. Dalawang nakaparadang sasakyan pala ang biglang nasunog. Unang umapoy ang isang nakaparadang SUV at nadamay ang katabing jeepney. Agad na apula ng mga bombero ang apoy at iniimbestigahan pa ang dahilan ng pagdiyak. Pwede na rin magpabakuna ng booster shots sa ilang Piling Botika sa Metro Manila, pero ayon sa gobyerno, dapat magparehistro muna sa LGU. Kung ang ilang lugar ay naghihigpit sa mga hindi bakunado, ang Cebu Province pumapalag sa polisiya ng vaccination requirement. Saksi, sina Mackie Pulido at Oscar Oyla. Ready na si Jen na magpa-booster shot kasabay ng pagbubukas ng bakunahan sa ilang Piling Botika sa NCR. Pero hindi naiwasang magkalituhan sa sistema. Nag-register kami dito. So akala namin, once nag-register ka, pupunta ka na lang. Yun pala, mag-aantay ka para from LGU ng schedule. Palalo ng gobyerno, dapat pa rin magparehistro sa LGU para mabakunahan sa mga butika. Sa ngayon, ang 7 butika na kasali sa pilot testing ang nagsisilbing karagdagang vaccination sites ng mga LGU para sa booster shot. Kaya bawal din ang walk-in. Once that the experience of the pharmacist had been enhanced, later magkaroon tayong mga walk-ins. Sa mga susunod na linggo, ilan pang butikang lalahok hanggang sa i-expand ito sa mga probinsya. Paghahanda na rin daw ito sa nakikitang posibilidad na ibenta na rin sa merkado ang mga bakuna. If the vaccine will become commercialized, it will be like in the US and other global markets na all vaccines is being administered already with pharmacy. Pinag-aaralan na rin bigyan ng risk allowance sa mga pharmacists na mga butikang lalahok. Sa ngayon, voluntary yun, kaya nagpapasalamat tayo sa kanila. Pero ipupush natin kasi lalo na kung gagawin na natin itong tuloy-tuloy, kailangan meron din naman silang konting allowance na ibibigay ng gobyerno. Sa ngayon, sagot pa rin ng gobyerno ang mga bakuna. Una-una, yung bakuna tayo magsusupply. Yung ancillaries, yung mga syringes, tayo magsusupply niyan. Ano? So, yan ang suporta natin plus yung training. Tangi mga 18 to 59 years old na walang mga comorbidity o sakit ang bibigyan ng booster shot sa mga drugstore. AstraZeneca at Sinovac ang ginagamit na bakuna dahil nire-reserva na ang Pfizer at Moderna para sa mga bata. Ang Labor Department naman tinitingnan kung papayagan na rin maglunsad ng bakunahan ang mga kumpanya. Opo, tinitingnan din po natin ito. Mas maigi pong gawin nating mas accessible yung mga bakuna sa mga manggagawa. Ang mga programa inaasahang mas makakahikayat sa mga hindi pa nagpapabakuna. Lalo't sa ilang lugar, may mga paghihigpit laban sa mga hindi pa bakunado. Kailangan po ang vaccination card natin. Sa Paco Market sa Maynila, hinahanapan na ng vaccination card ang mga mamimili. Pwede pong pumasok basta merong first dose, second dose, basta may ID na katunayan na sila ay may vaccine na. Kung hindi bakunado dahil may medical condition, kailangan magpakita ng medical certificate na patunay na hindi siya pwedeng mabakunahan. Alinsunod yan sa ordinansang ipinatupad nitong January 10. Sa klaw niya, for this case, yung mga private markets natin, private markets lang with the exemptions sa public markets, groceries, convenience stores, pharmacies selling essential goods and medicines, and are located outside the mall. Ang multa. Pag nahuli po kayo na walang vaccinated ID, first offense nyo po, 1,000. Second offense, 2,000. Third offense, 5,000. Kulong pa po kayo ng isang buwan. Mas okay po na lahat tayo ay fully vaccinated na po para po sa pakaramihan din po na mahirap din po kasi lumabas na hindi pa vaccinated lalo na pagka na-infect ka. Precaution din natin o sa sarili natin. Pero sa Cebu Province, hindi raw ipapatupad ang no vaccination, no entry policy. I think it is time for us to go back to Republic Act
115251. There can be no mandatory requirement of vaccination cards for entry to any establishment, whether these be schools, whether these be government buildings, whether this be places of work or for other purposes. Uunahin muna raw nila ang pagbangon mula sa bagyong Odette, pero hindi raw tatalima rito ang Cebu City LGU na magpapatupad ng vaccination card requirement sa mga establishmento hanggang katapusan ng buwan. Even the minors who will enter, that means 12 years old and above, has to be accompanied by fully vaccinated guardian or parents. The executive order of the mayor refers to the enclosed places. Ako si Oscar Oidang. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi! Clear and present danger ang turi ni Senator Franklin Drilon sa head ng Public Attorney's Office na si Presida Acosta na hindi pa bakunado contra COVID. Pati si Health Secretary Francisco Duque III na nawagan kay Acosta na magpabakuna na. Ang sabi ng PAU Chief, hindi siya kontra sa bakuna pero may hinihintay raw siyang uri ng COVID vaccine. Saksi, si Rafi Tima. Mariin ang pagtanggi ni Public Attorney's Office Chief Attorney Presida Acosta. Hindi raw siya anti-vaxxer o taong kontra sa bakuna. Hindi pa raw siya nagpapabakuna kontra sa COVID-19 dahil may agam-agam siya sa uri ng bakunang mabilis na dinevelop kontra sa virus. Ako naghihintay sa pinang protein-based na bakuna at yan ay parating na, may EUA na, nakarating na ng Europe. So sa puntong yan, karapatan kong ingatan ang aking sarili. Alam mo, nung bata ako, bigla na lang kumapal yung mukha ko, nagmukha akong Incredible Hulk, hanggang talampakan. Hindi ako naagapan, wala na ako, hindi na ako lumaki. Yun ang history ko. 91% daw ng mga kawani sa PAO, PAO ang bakunado na kasama ang kanyang close-in security, maging kanyang mga kamag-anak. Sumusunod naman daw siya sa minimum health protocols at araw-araw ang disinfection sa kanilang opisina. Kaya wala daw dahilan para pagsabihan siya ni Senator Franklin Drilon na umalis ng PAO dahil sa hindi pagsunod sa pulisiya ng gobyerno. Bakit ako ang pinepersonal ni Senator Drilon? Yung Republic Act 11525 ang kanyang atakihin. Gawa ng Kongreso to kasama siya. Ilagay dito, experimental. Tapos walang mandatory vaccination. Word for word yan, yung vaccine card hindi mandatory. Sa trabaho, sa school, at sa government transaction. Pero Disyembre noong nakarang taon, naglabas ang IATF ng resolusyon na dapat bakunado ang mga on-site worker at kung hindi, dapat regular sila magpa-RT-PCR o antigen test. Ngayon, may instruction na sinasabi, ang papasukin ko lang bakunado. Paano ko papapasukin at passing na yung mga bakunado? At sa office nyo po, wala namang no vaccine, no entry. Wala naman po kayong ganung policy. Wala. Pero ayon kay Senator Franklin Drilon, hindi ito usaping legal kundi pagsunod sa pulisiya ng administrasyon tungkol sa pagbabakuna para labanan ang paglaganap ng COVID-19. Sige, si PAU Chief Acosta, miyembro ng administrasyon, sub-cabinet member siya, undersecretary ang rank niya. Regardless of her beliefs, habang nandyan siya, dapat sundin niya ang pulisiya ng administrasyon. Otherwise, she has no business staying there. Una nang sinabi ni Drilon na sampal sa gobyerno ang patuloy na pagtanggi ni Acosta na magpabakuna at posibleng makaapekto ito sa kampanya ng pamahalaan. Kung ayaw niya magpabakuna, magpa-check siya every week at least kung siya po ay walang sakit. Otherwise, tawag na namin sa batas, siya po ay clear and present danger para po sa mga kasamahan niya sa PAO at sa mga kliyente ng PAO. Maging ang kalihim ng DOH, nanawagan na kay Atty. Acosta na magpabakuna para rin naman daw ito sa kanyang sariling proteksyon. Palagi ko, baka malapit na rin siya maging senior citizen, dapat ay mabigyan siya ng karagdagang proteksyon. Para sa akin, dapat siguro mas maging bukas ang pag-iisip ni PAO Chief Acosta, no? Na suportahan niya ang bakuna dahil bilyon ng mga tao na bakunahan at marami na tayong mga nasalbang buhay dahil sa bakuna. Sa isang statement ngayong hapon, pinagsabihan na raw ni Justice Secretary Minardo Guevara ang PAO Chief na sumunod sa kasalukuyang government regulation na dapat bakunado ang mga on-site worker. Ang Public Attorney's Office ay nasa ilalim ng DOJ.
Paalala ng kalihim, dapat sumailalim sa RT-PCR o antigen testing ang hindi bakunado kada 2 linggo. Sa isang text message, sinabi ni Atty. Acosta na wala pa siyang natatanggap na direktiba mula sa DOJ. Pero susunod daw siya sa testing requirement. Ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Kung datos ang pag-uusapan ayon sa Okta Research, umiigi na ang COVID situation sa Metro Manila. Pero binabantayan pa rin ang paglobo ng mga kaso sa ibang lugar sa bansa. At may pagtaas din ng kaso sa mga buntis. Saksi, si Lea Alves. Kumbinsido ang Okta Research, pababa na ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa Metro Manila. Unang pagkakataon kahapon sa loob ng 2 linggo na mas mababa sa 10,000 ang new cases sa Kamaynilaan. Bago kahapon, noong January 5, huling naitala ang less than 10,000 daily cases sa NCR, panahong umaarangkada pa ang pagdami ng mga kaso. Kung noong nakaraang linggo, nasa 4.24 ang reproduction number sa NCR, bumaba na raw ito sa 1.79 na ang ibig sabihin, nabawasan ang nahahawaan. Even though cases are likely to be decreasing already in the NCR, the risk level for the NCR is still at critical risk level, and that's why we should still be vigilant in following minimum public health standards. Posible raw maabot ang 1,000 daily cases sa NCR sa bandang katapusan pa ng Pebrero. Kung kumbinsido na ang Okta na nag-peak na ang mga kaso sa Metro Manila, hindi pa raw sigurado ito para sa buong bansa. Pero malamang daw ay hindi na tumaas pa ang total cases sa 39,800 sa loob ng isang araw. Sa ibang lugar sa bansa, pataas pa ang mga kaso gaya raw sa Cebu City, Lapu-Lapu, Iloilo City, Santiago Isabela, Baguio City, Cagayan de Oro at Naga City. Because of cases just starting to increase in many other parts of the country. Yung peak nila, if it follows around the 2-week pattern, they'll probably peak around the end of, towards the end of January. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, may mga indikasyong nagpa-plateau na ang mga kaso. The other day was 28,000. Yesterday was 22,000. Okay? And so, I think these are good signs of a not just plateauing, but signaling the start of a possible downward trend or the reversal of the current trend. Pero huwag pa rin maging kampante. Ngayong araw, balik sa lagpas 30,000 ang dagdag na kaso ng COVID. 95% sa mga yan na itala sa loob ng 14 days. Mahigit 275,000 naman ang active cases o nagpapagaling pa. Karamihan pa rin ay mild cases. Naka-alerto pa rin daw ang mga ospital ayon kay National Task Force Against COVID-19 Medical Advisor Dr. Ted Herbosa. We are still cautious kasi yung mga nag-positive naman last week, umpisa ng baka nagkaka-complication na yan o nagkakaroon na ng problema at pupunta na sa ating mga ospital. Ayon nga sa Philippine Obstetrical and Gynecological Society, sa kanilang obserbasyon ay dumami ang mga buntis na nagpo-positibo ngayon sa COVID-19. Kaya hinihikayat nila ang mga buntis maging ang mga breastfeeding mothers na magpabakuna. Ako si Lea Alves, ang inyong saksi. Dahil pa rin sa banta ng COVID-19, 4 na probinsya ang itinaas sa Alert Level 4 simula bukas, January 21. Yan po ang mga probinsya ng Kalinga, Ifugao at Mountain Province sa Cordillera Administrative Region at Northern Samar sa Eastern Visayas. Sa Alert Level 4, bawal nga pong lumabas ang mga 17 years old below at 66 years old pataas. Bawal ang contact sports, mga sinehan, perya at pasyalang pambata. Wala pong face-to-face classes at pasugalan, puwera kung may pahintulot ng IATF o ng Pangulo. Hanggang 10% ang capacity ng mga venue indoors at 30% sa outdoors, pero para lamang sa mga fully vaccinated. Alert Level 3 naman ang Apayao, Puerto Princesa City at Masbates sa Luzon. Gayun din ang Siquijor sa Visayas. Sa Mindanao, Alert Level 3 rin ang Zamboanga del Norte at Sibugay, Lanao del Norte, Davao de Oro at Davao Oriental. Cotabato, Sarangani, Sultan Kudarat, Surigao del Norte, Maguindanao at Basilan. Iiral po ito hanggang katapusan ng buwan. Kulang po ang supply ng sariwang isda sa bansa, kaya ang ilang mamimili, no choice, kundi imported na frozen ang bilhin kahit mas mahal. Sinisisi po ng grupong pamalakaya sa shortage ang pagdayo ng Chinese fishing vessels sa West Philippine Sea. Saksi, si Marie Zumali.
Kung ikukumpara sa mga panindang bangus at tilapia na nag-uumapaw sa dami, kakaunti ang supply ng mga sariwang isdang dagat dito sa Commonwealth Market. Ang pumapasok ngayon sa market namin puro frozen lang. Frozen na galunggong, frozen na white pampano, lahat frozen halos. Kukunti ang supply ng isdang dagat ngayon. Ang dumarating po sa amin, salmon po, galing ano po, China. Kaya kahit nakikisimpatya ang mga nagtitinda sa mga lokal na mangingisda, wala rin silang magawa, kundi tangkilikin pa rin ang mga imported. Maging ang ilang mamimili, pansin ang pagkakaiba at pati ang pagtaas ng presyo, pero napapabili na rin. Yung hindi na siya masyado sariwa, tumaas po ang presyo. Dati 5 kilo ako, naglilimang kilo ang pinibili ko. Ngayon, 2 ko yan na lang, 2 kalahati na lang. Ramdam din ang pagkaunti ng supply ng sariwang isdang dagat pati sa Paco Public Market sa Maynila. Galunggong sir, wala, sobrang mahal. Yung frozen pong galunggong, 180, 200. Yung mga sariwa natin, sobrang mahal ng isda ngayon. Pero hindi lang sa Metro Manila ramdam ang kakulangan sa supply ng sariwang isda. Maging sa Jensen Public Market, kaunti lang din ang nakadisplay na isda. Punso daw ito ng nagdaang bagyong Odette. Pati sa Zamboanga City, ramdam din ang kakulangan ng supply ng sariwang isda dahil daw sa amihan. May isa pa ay tinuturong dahilan ng pamalakaya kung bakit nauubos daw ang supply ng mga sariwang islang dagat na mga lokal na mangingisda raw sana ang nag-aangkat. Ang mga Chinese commercial fishing vessel sa West Philippine Sea. Hindi malaya, nakakapamis na yung mga mangingisda ng Pilipino kasi hinaras ng mga Chinese Coast Guard. Pangalawa, pasabante yung teknolohiya ng mga Chinese commercial fishing vessel sa mga Pilipino fishermen na pumupunta dyan sa West Philippine Sea. Ayon sa pamalakaya, base raw sa datos na inilabas ng Task Force West Philippine Sea, ang nawawala sa atin ay aabot sa 240,000 metric tons ng isda kada araw dahil sa pagpasok na aabot sa 240 na commercial fishing vessel ng China sa West Philippine Sea. Sa tansya ng Task Force, 1 tonelada ang huli ng kada commercial fishing vessel. Sagot ng BFAR, ang magagawa ng gobyerno is protektahan sila, protect our fishermen, the fishing vessels, and the environment. But we have to swarm them with fishing vessels. Mm-hmm. At siguro, baka naman po yun, mabigyan natin sila ng konting assistance fuel discount, siguro. Yun, isa yan. Mga mekanismo na magbibigay sa kanila, mag-iisa rin sila para lumabas. Sabi naman ng Sinag, hindi kailangang mag-import dahil may sapat na supply ng lokal na isda at mga fish product na mas mura sa imported na galunggong. Marami pag-stock sa cold storage and bigla silang huminto maglabas, no? Para timing na nag-announce ang DEA na mag... So, may nakikinabang dyan sa importation. Pero nanindigan ng Department of Agriculture na may sapat na dahilan para mag-angkat ng isda. Bukod daw sa food inflation, epekto ng bagyong Odette, close fishing season, kulang din daw ng 119,000 metric tons ng isda para sa first quarter. Hindi rin daw maaaring i-lift ang close fishing season agad-agad. There is time of the year na you give respite to disease like sunbay, yung mga areas na sinabi ko na. And to the very reason is to allow fish stocks to replenish. Ako si Mariz Umali, ang inyong saksi. Kinasuhan na ng Department of Justice ang 9 na pulis na sangkot sa pagpatay kay Calbayog Summer Mayor Ronaldo Aquino at 3 iba pa. Nahaharap ang mga suspects sa 4 counts ng murder, pati frustrated murder, dahil napuruhan nila ang personal security aide ng alkalde. Marso noong 1 taon, napatay si Mayor Aquino nang pagbabarilin ang kanyang sasakyan sa Laboya Bridge. Kita rin sa CCTV na binuntutan ng mga pulis ang sasakyan ng alkalde ilang minuto bago ang pamamaril. Ibinasura ng panel of prosecutors ang depensa ng mga suspect tulad ng self-defense dahil sa mga ebidensya at pahayag ng mga saksi. Ang PNP sinabing nire-respeto nila ang desisyon ng DOJ na sampahan ng kaso ang 9 na pulis. Makikipagtulungan daw sila sa DOJ. Umaasa rin daw silang maihahayag na maakusadong pulis ang kanilang mga panik. Iniimbestigan ngayon kung magkaugnay ang kaso ng 10 lalaking nawala matapos magpunta sa magkahiwalay na sabungan sa Maynila at Laguna. Noong January 13, huli nakitang buhay sa Santa Cruz, Laguna, ang 4 na taga-Tanay Rizal na sina Manny Magbanwa, Mark Paul Fernandin, Melbert John Santos at Ferdinand Dizon. Nakita raw ang sasakyan ng 4 na lumabas ng sabungan at patungo sa direksyon ng Maynila pero hindi pa sigurado kung sila ang sakay.
Iniimbisigahan din ng PNP ang pagkawala ni na John Claude Inonog, Marlon Bacay, James Bacay, Mark Joseph Velasco, Rondel Cristorum at Ruel Gomez. Nagpunta naman sila sa Sabungan sa Santa Ana, Maynila nitong January 14 at ang kanilang sasakyan pagkaalis doon nakita namang abandonado sa Rizal. Nagbahagi po muli ng kani-kanilang mga pananaw ang ilang presidential at vice presidential aspirants tungkol sa iba't ibang issues sa bansa. Saksi sina Sandra Ginaldo at Salim Refran. Si Senator Manny Pacquiao sinabi sa isang pahayag na handa at excited na raw siyang makibahagi sa presidential debates. Magiging daan daw ito para malaman ng publiko ang kanilang plataforma, pati na mga nagawa at mga gagawin pa para sa mga Pilipino. Sa Facebook Live ni House Deputy Speaker Lito Atienza, pagkakataon daw ang debate para masilip ng taong bayan ang pagkatao, integridad at kahandaang mamuno ng kandidato. Binanggit rin ni Atienza ang balitang natanggap niya na di raw sasali si dating Senador Bongbong Marcos sa mga debate. Ngayon sinasabi ni Bongbong na hindi raw siya dadalo kung kakaroon mo ng debate. Eh bakit hindi ka dadalo? Ayaw mong matanong ka ng mga katunggaling mo, mga kalaban mo. Ayaw mong matanong ka ng mga mamamayan sa mga nagawa mo na, mga plano mong gawin. Hinihingan pa namin ang pahayag ang kampo ni Marcos kaugnay nito. Sa isang pahayag, tinutulan ni Atienza ang mungkahi ni Davao City Mayor Sara Duterte para sa mandatory military training. Ayon kay Atienza, mas mahalagang palakasin ang kanilang civic consciousness at kapasidad na tumugon sa mga problema. Hinihinga namin ng reaksyon dito si Mayor Sara. Naniniwala si Vice President Lenny Robredo na dapat itaas sa 16 years old ang age of sexual consent. Ang nasa batas sa ngayon, 12 years old ang age of consent. At sabi ni Robredo, anumang anggulo man daw tignan, bata pa rin ito at maaari silang mapuwersa na nakatatanda at dapat daw mabago ito. Niratipikahan na ng Senado at Kamara ang panukalang itaas sa 16 ang age of consent at inihintay na lamang ang pirma ng Pangulo. Sa forum naman ng isang bayan, nagpahayag ng suporta kay Robredo ang apat ekonomistang panauhin doon. Si Senator Kiko Pangilinan naman, nais sa magkaroon ng hiwalay na departamento para sa Fisheries and Aquatic Resources para mas mabigyan ng atensyon ang sektor ng pangingisda at siguruhin hindi nakakailanganin pang mag-angkat ng isda. Sa tulong daw ng departamentong ito, matutugunan ang matagal ng problema ng bansa na kawalan ng food security. Half our country's population are still in the rural areas and their main source of income is still fishing and farming. And the biggest chunk of poverty is still in the rural areas. So wag na tayong mag-abison, maging modern nation. Kung hindi natin tutugunan agrikultura at pagkain at ang kahirapan na nasa kanayunan. Sa Twitter inilabas si Senator Ping Lacson ang kanyang pagkadismaya sa nangyari sa isang lolo na inaresto matapos raw magnakaw ng mangga. Hirit pa ni Lacson, mayroon nga raw dyan na politiko na milyon-milyon nang ninanakaw sa bansa. Nabukod sa malaya ay may police escorts pa. Kung may dapat daw makulong at magdusa sa dalawa, walang iba kundi ang politikong nagnakaw ng pera. Sinabi rin ni Lacson na hindi raw katanggap-tanggap na kainin ng mga Pilipino ang aangkating isla ng Pilipinas, lalo't galing ito sa mga bansang nagnanakaw sa West Philippine Sea. Inanunsyo ni dating Senator Bongbong Marcos at Mayor Sara Duterte ang kanilang senatorial lineup. Sina Representative Rodante Marcoleta, Attorney Larry Gadon, Senator Juan Miguel Zubiri, dating Secretary Mark Villar, Representative Loren Legarda, dating Secretary Harry Roque, dating Senator Jinggo Estrada, dating Secretary Gilbert Teodoro, Senator Sherwin Gatchalian, at dating Mayor Herbert Bautista. Ilan sa kanila, dumalo kahapon sa Metro Manila Virtual Caravan na dinaluhan ng ilang mga konsehal at sangguniang kabataan sa Metro Manila. Binigyan din ni Marcos na kailangan matulungan ang micro, small and medium enterprises na nagsara o kaya ay nahirapan sa panahon ng pandemya. Yung mga tinatawag na tax break
Sasabihin natin, huwag na muna, huwag na mawasan natin ang pagkolekta ng buwis. At para bigyan naman natin ng kaunting breathing room itong ating mga MSMEs. Siguro, yung mga hindi nakapagbayad nung lockdown, ay bigyan na lang natin tax amnesty. Sabi naman ni Mayor Sara, isusulong niya ang mandatory military service sa lahat ng 18 years old kagaya ng ginagawa sa South Korea at Israel para maging bahagi ang kabataan sa nation building. Gagamitin ko po ang aking opisina sa Office of the Vice President para po kausapin ng ating Congress to make military service for all 18 years old, male and female, mandatory in our country. Hindi po ROTC lang na isang subject o isang weekend o isang buwan sa isang taon. Dapat po lahat ng ating 18 years old, you will be asked to serve our country doon sa ating armed forces of the Philippines. Sabi naman ng kapwa Vice Presidential Aspirant na si Professor Walden Bello, ang pahayag daw na ito ng Mayora ay nagpapakita ng kanyang pagiging dictator in waiting at nagpapakita rin daw na hindi siya naiiba sa kanyang ama. Kung legacy o pamana raw ni Duterte ang pag-aarma sa tao at sabihan silang pumatay, ngayon naman daw gusto ng kanyang anak na gawin din ito sa kabataan. Sagot naman ng Mayora, ang kanyang vision ay hindi lamang mandatory military service kundi karanasang nagtuturo daw ng pagmamahal sa bayan at para maging katuwang sila sa rescue operations at pagtulong sa mga biktima kapag may sakuna. Pabor naman si dating Defense Secretary at National Security Advisor Norberto Gonzalez sa panukala ng alkalde. Sa kanya namang daily show sa Facebook, sinabi ni Mayor Sara na nasa Siargao siya at papunta rin sa dinagat para maghatid ng tulong sa mga nasalanta ng Bagyong Odette. Sa isang statement, sinabi naman ni Calvio Didi Guzman na lalahok siya sa presidential debate na inoorganisa ng COMELEC para ipakilala ang kanyang sarili at plataforma. Dumalaw sa bakunahan sa isang butika sa Maynila si Mayor Isko Moreno kasama si Health Secretary Francisco Duque. Sa kanya speech, sinabi ni Moreno na ang pagbabakuna sa butika ay paraan para mapadali ang access ng tao sa bakuna. Nananawagan po kami na yung mga hindi pa bakunado, marami na po kayong access sa bakuna. Merong nagda-drive-thru, merong sa health center, merong sa school, merong sa mall. Ngayon, pharmacy o drugstore. So sana po tayo ay tumugon para rin naman sa kaligtasan ninyo at ng inyong pamilya. Sa kanya namang Facebook post, sinabi ni Doc Willie Ong na sa tingin niya, ibang estilo ng pangangampanya ang kakailanganin dahil sa patuloy na banta ng COVID-19 sa kalusugan. Ang tingin ko, January, February, medyo kalimutan nyo na yung mga dati nyong gawain na yung gagawa kayo ng meeting, the advance, yung maraming tao, tingin ko malabo na po yun. Malabo na po yun. If ever magkakaroon, March. Kung March naman, magdi-distancing kayo ng 1 meter. Ako si Sandra Aguinaldo. Ako si Salima Refran. Kami ang inyong saksi. Paglaban sa COVID-19 at iba pang issue ang hinimay ng ilang senatorial aspirant ngayong araw. Saksi, si Bernadette Reyes. Dumalo sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services si Senator Win Gatchalian at Senator Juan Miguel Zubiri. Isinusulong din ni Senator Gatchalian ang pagpasa ng Senate Bill 2287 na layong magbigay ng kapangyarihan sa financial regulators na paigtingin ang kanilang surveillance laban sa cybercrime sa gitna ng paglaganap ng digital financial transactions. Nanawagan naman si Deputy Speaker Lauren Legarde ng mandatory free testing para maiwasan ang hawaan ng COVID-19. Dismayado si Senadora Laila De Lima na lagi raw siyang idinadawit sa mga issue kaugnay sa umunay drug lord na si Kerwin Espinosa. Nanawagan din ang Senadora ng masinsinang investigasyon sa umunay tangkang pagtakas ni Espinosa sa detention center ng NBI. Binatikos ni dating Vice President Jejo Marbinay ang anyay magulong pagpapatupad ng gobyerno sa no vaccination, no ride policy at tinanong kung hindi pa rin daw ba nag-uusap ang mga opisyal. Hinihinga namin ng reaksyon ang Malacanang.
Sinabi ni Attorney Larry Gadon na dapat i-disbar si Attorney Ted Te dahil sa umano'y pagmimisquote nito sa isang probisyon ng 1977 Tax Code kaugnay sa disqualification case ni dating Senador Bongbong Marcos. Hinihingan pa namin ng pahayag si Attorney Te tungkol dito. Nanawagan si Senadora Risa Ontiveros sa Energy Regulatory Commission na siguraduhin hindi magkakaroon ng power interruption sa eleksyon 2022. Hinimok naman ni Senatorial Aspirant JV Ejercito ang gobyerno na bigyan ng special powers ang DOTR para mapabilis ang Bicol Express Railway Project. Hinikayat ni Sorsogon Governor Cheese Escudero ang dole na magbigay ng emergency employment sa mga nasalanta ng Bagyong Odette sa ilalim ng tupad program ng ahensya. Sabi naman ni Senator Richard Gordon, sa halip na ipatupad ang no vaccination, no ride policy, lawakan pa ang pagbabakuna dahil maraming Pilipino ang hindi pa fully vaccinated. Hiniling ni Senator Joel Villanueva na mabigyan din ng special risk allowance ang mga nagtatrabaho sa mga pribadong butika na mag-uumpisa ng magbakuna kontra COVID. Nangako naman si Senatorial Aspirant Jinggoy Estrada na gagawin niyang prioridad ang pagbibigay ng trabaho sa mga apektado ng pandemya at ng scholarship. Ayon kay Senatorial Aspirant Harry Roque, may tuturing na malaking banta sa pampublikong kalusugan ng paglaganap ng mga peking vaccination exemption at dapat itong sugpuin ng mga otoridad. Isinusulong ni Chel Jokno ang pagpasa ng mga batas para mas madaling makaiwas sa piyansa at mapatawan ng ibang parusa sa halip na kulong ang mga nahuhuli para sa minor offenses. Reaksyon nito ni Jokno sa kaso ng isang lolong nakulong dahil sa pagnanakaumano ng mangga. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Laya na matapos makapagpiyansa ang lolong inaresto sa Asingan, Pangasinan dahil umano sa pagnanakaw ng mangga. 6,000 pesos ang bail ng 80-year-old na si Leonardo Flores, pero dahil sa mga nakakita sa kaso niya sa social media, bumuhos ang tulong. Inireklamo siya dahil sa pamimitas ng halos 10 kilong mangga sa puno. Ang sabi kasi ni Lolo, itinanim niya ang puno noong bata pa siya. Pero sabi ng nagreklamo kay Flores, pag-aari nila ang lupang pinagtamnan ng puno ng mangga. Bukod sa tulong, may nagboluntaryo ring abogado sa kaso ng nakatatanda. At yan po ang mga balitang ating sinaksihan. Ito po ang inyong Liga ng Katotohanan. Sa ngalan ni Egan Arnold Clavio, ako po si P.R. Arcangel. Hanggang bukas, para sa Pilipino, sama-sama tayong magiging saksi. Mga kapuso, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang Saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.